What is up, Yutong? It's your boy, Yegyeg. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung papaano ba mapapanatili yung good performance ng electricity sa ating motorsiklo, no? Gamit lamang itong tinatawag na kapasitor. So, lahat ng yan, pag-uusapan natin pagkatapos nyong i-like. At syempre, i-subscribe na rin ang ating channel. Ano pa nga ba? Let's go! So, pwede ito sa lahat ng motorsiklo, no? So, simulan na nga natin ang usap na to, no? Unang-unang kailangan natin is itong kapasitor. At itong gagamitin ko is 4,700 UF or microfarad and then 50 volt. Okay. So, bagay ito sa mga motorsiklo na medyo may hina na yung battery nila. Sa mga motorsiklo na mahina mag-charge yung battery nila. Sa mga motorsiklo na maraming accessories. At sa mga motorsiklo na medyo may kahinaan na yung mga busina, ilaw, at signal light, headlight. Kasi, lahat yun kumukuha ng kuryente sa battery natin. So, ang mangyayari dito is palalakasin natin yung pasok ng kuryente sa loob ng motorsiklo. Actually, hindi palalakasin kasi kung palalakasin, parang mali yung term na yun eh. Parang mas magandang term is gagawin nating mas consistent yung kuryente niya sa loob ng motorsiklo. So, ano bang una natin gagawin, guys? Unang gagawin natin is installan muna natin ng wire itong ating kapasitor, no? So, ito, guys, dalawa lang naman yung terminal. Isang negative tsaka isang positive. Minsan, mako-confuse ka kung nasaan yung negative or positive dito sa dalawa na to. Pero meron nakalagay dyan, katulad nito, itong hilera na to, may nakalagay na negative sign. So, ito yung negative ng ating kapasitor. Ayan, tapos na tayong maghinang, magkabilang terminal, may hinang na na-wire. So, ayan, nakala niyo, eksila yung videos, no? Kinat ko lang yung iba, kaya mabilis. Pero napakatagal kong maghinang kasi di naman ako professional na manghinang. Right, habang ginagawa ko ito, guys, pag-usapan natin, ano ba si kapasitor? Ano ba yung ginagawa niya? Bakit ba nakakatulong siya sa pag-maintain ng kuryente or pagiging consistent ng kuryente sa ating motor? Simple lang, guys. Si kapasitor kasi, from the word kapasitor, siya ay kayang mag-keep ng kuryente dito sa kanyang kapasitor. So, para siyang bulsa. Nagbubulsa siya ng bultahe. Tapos, yung bultahe na yun, yun yung tutulong para mas maging consistent yung kuryente mo sa motorsiklo mo. That's why, nakakatulong siya. Actually, kahit wala kang battery, basta may kapasitor pa, pwedeng-pwede mong mapagana ng maayos yung motorsiklo mo. Na malakas yung busina mo, malakas yung stator headlight mo, or kahit yung battery operated na headlight mo, kayang-kaya na mapaganahin. So, balikan ko kayo, guys, mga after 3 minutes, ililipat ko lang yung motor ko para ma-set up na natin. No? Patayin ko muna yung video. So, ayan, guys, ito na yung motor natin. I-set up ko muna siya. Pero pakita ko muna sa inyo yung meron pa siyang battery at saka para alam niya yan. Kapag in-on ko yan, iilaw yung neutral niyan. Ibig sabihin connected pa yung battery niya. Ngayon, patanggal natin yung battery niya. So ayan, disconnected na yung ating baterya, no? Ito yung positive niya. Ayan, tinanggal ko na, no? Pag sinusiyan natin yan, wala na yan. Para lang sa pruweba, guys, na talagang tanggal yung battery niya. Sinusiyan natin. Wala nang ilaw, di ba? Kahit start mo yan. Ayan, bukas yung ano niyan. Kahit start mo yan, wala na yan.
So ang gagawin natin dito guys, patayin ko muna. Ikakabit na natin ang ating capacitor. Itong capacitor lang magpapagana sa motor natin. Tapos pagaganahin natin lahat yan. Ikakabit ko muna ito saglit. Pag nakakabit na, balikan ko kayo. So yan guys, na-tap ko na sa negative. Yung negative natin. Siyempre sa positive, yung positive. Hindi na ako connected yan guys. Ito lang negative, nakadikit sa battery. Pero walang kinalaman niya kasi yung positive naman. Nakahiwalay siya sa positive ng battery. No? Ayan, ang gagawin natin is bibigyan muna natin ng charge to. Kasi hindi naman to mag-i-start pagka walang charge. Or hindi siya gagana kapag wala pang charge. So para mabigyan natin siya ng charge, kailangan natin buksan yung ating motorsiklo. So takpan muna natin yan. Ito, tabi muna natin to. Ado muna natin. Open natin yung motorsiklo. Wala pa yan guys. Wala pa. Bigyan natin siya ng charge ngayon. Hindi pa may start yan. So papadyan lang natin yung motor. Start ko muna to. Okay. So ayan. Mas patagal natin, mga 1 minute siguro. Okay. Gumagana na nga yung ilaw natin eh. Ayan oh. Tingnan niyo ba? Bigyan natin ng konting tiga. Okay, so palagi ko meron ng charge yung ating capacitor. Subukan natin ngayon yung ating busina kung malakas. Pinutin natin yung busina. So yan guys, nakita nyo naman may busina. Normally pag walang battery ang motor, hindi ito na busina. Pero ito habang umaandar, may busina ka. Ayos. Check natin kung ilan na yung boltahin dumadali sa ating motorsiklo. Ayan. Galaro siya ng 11. Pero maabot siya ng 14-15. Ayan. Ayan yung nagagawa ng capacitor guys. Ayan, subukan naman natin yung ating subukan natin itong ating LED light. Buksan natin yan. Ping! Ayan. Bukas ang ating LED light. Ang ating signal light, buksan natin. Ayan. Ano, matay-matay siya. Dahil wala nga siyang battery guys. Pero habang umaandar ka, ayan, isipin mo umaandar ka tapos magbubusina ka. Malakas, di ba? So yan guys, para ka ditong naka-full wave partida, hindi pa nakakabit yung battery niyan. Meron na siyang mga accessories. Paano kung ilalagay pa natin yung battery niya? Sabi nga sa'yo, para kang naka-full wave na hindi nagbukas ng makina. Ngayon, gawin na natin na nakalagay yung ating battery. Ayan, ngayon guys, may included battery na siya. Nakakabit na ang ating negative-positive sa ating battery. Ayan, nandito na siya. Kinabit ko na lahat. Ngayon, tingnan natin kung ano yung pagbabago sa ating voltmeter. Kung magkano ba yung binibigay niyang kuryente. So, nakita nyo naman kanina guys na gumagana yung LED, yung busina natin dito sa motorsiklo, yung headlight natin, pati yung busina natin. So, especially pagka umaandar siya, bubusina pa rin siya, diba? So, ngayon, tingnan natin kung ano yung maitutulong niya dito sa ating baterya, no? Start natin yung motor. Tingnan nyo mabuti yung voltmeter, guys, kung gaano kalakas yung palo niya. Agad-agad nagte-13. Ayan. Check out natin yung ating ilaw. Itong headlight ko, guys, stator to. Check nyo, hindi nagbi-blink yung ilaw niya. Gawa yan ng capacitor, nagiging consistent yung ilaw niya kahit naka-stator pa yung headlight natin. Ayan, ating headlight. Bukas yan parehas guys, yung LED headlight, busina natin. Ayan. Okay.
saan napansin niyo yung palo ng boltahe, no? Ganun kalakas yung binibigay niyang kuryente kapag may kapasitor yung battery natin, guys. Consistent. Ayan guys, naka-high rev ako dyan. Kung mapapansin nyo, pumalo na ako ng 15. Stationary lang yung motor natin yan. Normally, pagka nag-high rev ako dyan na stationary lang, inaabot lang ako ng mga 14.5. So, magaling talaga. Malakas talaga na ibibigay nitong kapasitor sa battery natin. Dating dumaabot ng 15 yan eh. Nasa 14 lang kapag naka-birit ako. Yun yung naitutulong. So, dun sa mga may voltmeter, guys, pagka nagkabit kayo nito, malalaman nyo agad yung epekto niya. Nakakatulong sa pagbato ng kuryente. Kita nyo, guys. Hindi ako maabot yan dati. Yung dating 14.9 lang ako. Kaya ako maabot ng 16. Pagka 13.3 nga, yun ah, 13.2. Diba? Normally, pagka ganun, bumabagsak agad ang kuryente niyan eh. Pero dahil sa meron tayo ng kapasitor, nakikip niya yung mataas na o yung consistent na kuryente sa motor natin para mapaandar natin ng magana ng maayos lahat ng accessories. So, yun yung epekto niya, guys. So, nakalagay sa description, guys, kung ano yung ano, kung ano tong kapasitor na ginamit ko, no? Ganyan siya. Nasa 12 pa rin siya. Normally, pag gaganyan, bumabagsak na ako ng 11. Ganong katagal na umaandar. E, nag-uubos tayo ng ano. Ayan, bukas pa rin yun. Naka-high pa at. Ay, hindi. Kala ko naka-high pa yung ating ilaw. Ano? Lakas, guys. Lakas ng bato niya. Ay, yung normal na walang, ano, na walang kapasitor. Hindi ganyan kalakas ang liwanag niya. Yan, subukan nyo sa inyo, guys, kayo mismo makakapagsabi kung okay ba or ligwak ba yung kapasitor na nakadikit sa battery. Ang gagawin nyo lang, guys, is yung negative-positive ng kapasitor, didikit nyo lang din sa negative-positive ng battery. And, ayan na siya. Ganyan na siya. Kusin nyo natin tong LED. Ayan, ayos, sir. Ayos, guys. Like and subscribe, guys.